experience? Well, syempre, unang-una, ipagpapatuloy natin yung nasimulan ng aming ama, ng ating Vice President Binay. Diba, sikat ang Makati sa pagpo-provide ng basic services sa mga constituents niya. So, yun yung, kumbaga, i-enhance natin at pagagandahin pa. By saying enhance and pagagandahin, paano nyo po i-enhance and pagagandahin yung services na nagawa na ng father niya? Ah, well, ulo, diba, number one, I guess, yung how do we use technology to make it more efficient, transparent. So, isa yan dun sa programa na gusto natin. Gusto natin mas madali makukuha ng ating mga kababayan yung mga serbisyo. Yung Patak Binay po is an established political brand already. But how different would you be from your sister who is the incumbent Makati Mayor? Para sa akin, parang di kailangan i-compare. Kasi, you know, di ba, parang may kasabihan nga, di ba, yung Coca-Cola, whether it's Diet Coke or Coke Zero, it's still Coca-Cola. Okay. Ma'am, bakit po wala kayong congressman for Districts 1 and 2? Hindi dito magpa-file yung sa Congress. Pero meron sa San Juan. Meron, meron. Sino po? Hindi ko mapitawan. Pag nag-file na siya. Okay. Mayor Abby Hope in May. Yeah. Na sana kayong tumakbo sa pagka-mayor kasi mas banyan tatakbo. Yeah. Message po. Well, at the end of the day, parang moot and academic na yung apila ng aking kapatid dahil nag-file na, well, this is it. I have filed, I am running for mayor. But for me, at the end of the day, ate pa rin niya ako, di ba? Magkapatid pa rin kaming dalawa. Ha? Nayok na naman ako. Wala eh. Parang, walang puwang para makapag-usap kami. So, malungkot, di ba? Seems like you're hurting. Kasi pamilya pa rin kami, di ba? And mas manging ibabaw yung pagiging pamilya namin. Hindi ko, sa akin, hindi ko kalaban ng kapatid ko. Walang Abby Binay sa balota. So, hindi kami magkaaway. Ma'am, may anyone from the family, maybe your dad, your brother, or anyone else na nag-try na mag-set up ng meeting between you and your sister? Kasi parang, yun na nga, walang puwang eh. Walang, whether it's a door or a window na pwedeng buksan, walang ganun. Hindi lang sa akin, pati dun sa other family members. Madam, support for Senator Incumbent or nominator ni candidate Abby Binay, any support po? Diba, paulit-ulit ko naman, I've always stated this, na magkapatid kami, tingin ko naman, very qualified siya to be a senator, so ako ay susuporta bilang Ate Nancy. So, nung handa na po kayong kalabanin yung asawa ng kapatid niyo ngayong alam? Diba, parang nag-file na tayo today. So, tingnan natin. Malay mo, siya naman yung hindi tumuloy. Hanggang 8th pa yung filing. So, there's still that possibility na baka makausap siya ng kapatid ko at siya na mismo magsabi dun sa asawa niya na huwag ka nang tumakbo. Bigay na natin to kay Ate Nancy. What keeps you hopeful that that will happen? Well, diba, there's always hope. Pero kailangan lagi tayong umaasa na at the end of the day, magkakaayos kami, magkakapatid. Pero pag tumuloy po siya, ma'am, mas may edge po kayo laban sa kanya. Parang ayoko naman sabihin na ano, may edge ako. But you know, diba, at the end of the day, pabayaan natin yung mga kababayan namin dito sa Makati kung gusto pa rin nila yung servisyong Binay na binigay ng aking ama at saka binibigay ng aking mga kapatid. So, anong meron si Nancy na wala yung magiging kalaban? Ha? Anong meron si Nancy na wala yung magiging kalaban? Meron? Ayoko naman buhatin yung sarili ko. I guess yung track record natin sa Senado for the past 12 years would already speak for itself. Paano ko nakuha? Kahapon, kagabi, nakita niyo naman yung post ko, di ba? So, lumabas ako, tapos sabi ko, Dad, tatakbo na akong mayor. Tapos sabi niya sa akin, sasamahan kita umikot. Tapos habang nagsasayin siya, tinanong niya kung sino yung mga kasama ko. Ito yung pinaka nakakatawa. Pagkatapos niya pumirma, sobrang tagal nung titig niya sa akin. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, hindi ako makapaniwala, ang tanda mo na pinipimple ka pa. So parang,
So doon kami nagtapos kagabi ng daddy ko. Ma'am, any plans for yung sa issue naman ng Taguig and Makati? Especially yung residences ng mga Embo Barangay? You know, at di ba? Ngayon kasi ako, let us just respect the decision of the Supreme Court. Siguro at the proper time, pwede namin pag-usapan ng mayor ng Taguig kung paano. Kasi nung may mga ideas na baka through legislation, pwedeng mabalik yung Embo sa Makati. So isa yun din sa possible scenario na mangyayari pagdating dun sa Embo. Ano yung magandang proyekto ni Mayor Abby na gusto nyong ipagpatuloy? Just in case Madami naman. Lahat, di ba? Lahat naman ng nasimulan niya. Kumbaga, yun din naman yung ginawa ng ama namin eh. So, itutuloy lang natin. So, there's continuity. Yes, there's continuity. Pero kasi nga, I guess ngayon ang biggest challenge sa Makati eh, nawalan kami ng space. Kasi nga, nawala yung Embo. So, yun yung challenge na, for example, gusto namin magpatayo ng additional schools. Dito kasi sa natitirang mga distrito, yun yung medyo constraint eh. Yung paano tayo makakapagtayo ng more facilities para sa ating mga kababayan. By the way, po na-mentionin ni Mayor Junjun, there was a family meeting between sa inyong magkakapatid. Can you tell us more about that? To expect nila kung pwede niyong ma-share. Ano yung family meeting? So, the mood, medyo tensionado pa kayo sa family? Kasi parang last year pa daw ito. Last year pa? Last year po. Together with the lawyers sa side po ni Mayor Nancy, may pag-uusap po daw. Mayor Abby. May pag-uusap po daw sa campo po daw ninyo. Regarding po dito sa pag-takbo. Para may mga ganong talks nga yung paano maayos. But, you know, sabi ko, amutin academic na yan dahil andito na tayo sa punto na nakapag-file na ako. And wala nang atrasan to.